So, hey everybody! Welcome back to my channel. At sa video na ito, ay pag-usapan po natin yung dalawa sa mga pinakamahalagang event na mangyayari nitong January, and yung isang topic naman ay for the month of February. So, ulitin ko po, ang video na ito ay para po sa ating mga grade 12 students or students from different school, either private school or public school. So, unahin po natin yung una. Yung una po dito ay yung schedule of National Achievement Test for Grade 12 sa school year 2022 and 2023. Opo, meron pong National Achievement Test or NAT na mangyayari sa ating mga Grade 12 students. Ang schedule po ay January 30 and 31, 2023. So, it is pursuant to DepEd Order number 55, Series of 2016. Ang title po ay Policy Guidelines on the National Assessment of Student Learning for the K-12 Basic Education Program. So, sa pagkakaalala ko, yung last time na nagkaroon ng National Achievement Test, ng grade 12, advisor pa po ako noon ng senior high school, ay way back 2018 or 2019. So, after niyan, nung nag-COVID, ay siguro mga nasa 2 years po na hindi po nagkakonduct ng National Achievement Test. Bakit po? Dahil ang National Achievement Test ay it is paper-based modality. So, it is a face-to-face basis. So, hindi po siya online. So, ulitin ko po, January 30 and 31 po yung schedule ng National Achievement Test ng lahat ng estudyante na grade 12 enrolled in public school and private school. So this is an exit assessment to determine if the graduating learners are meeting the learning standard in senior high school. So, parang ano siya, parang basis siya kung may natutunan ba talaga yung ating mga learners in terms of 21st century skills. Kasi nga po, yung pointers po o yung cover po na subjects ng senior high school ay meron pong area nito. So, it covers the 21st century skills and the core senior high school learning area. So, ito po lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So, ito po lahat na area yung magiging coverage ng National Achievement Test. Ang una po ay yung language. So, pangalawa yung humanities. Pangatlo, yung communication. Anyway, yung language and communication, para nasa English pa din siya na subject sa junior high. Then, yung sa mathematics, sa science, social science, and the philosophy. Okay. So, dito naman, okay, so kung sinabi natin sa language, di ba sa senior high school, yung mga subjects sa language, di ba? TVL, UMS, GAS, or GA, STEM, ABM, so lima lang naman yung strand sa grade 11 and 12 sa senior high. Sa language, sa pagkakaalam ko, yung English for academic purposes, yung reading and writing, saka research, parang connected siya sa language, di ba? Kasi yung research, parang nasa English din siya, nasa language din siya. Parang social science din yung research. Then sa humanities naman, yung DISS, yung Discipline and Ideas in Social Sciences, humanities, ano, and yung Community Engagement, di ba? I'm not sure yung CIPAR, yung Contemporary Arts from the Region, kung kasali ba yun sa humanities. Sa pagkakaalam ko, yung philosophy parang party din. Yung DISS kasi yung Discipline and Ideas in Social Science and Discipline and Ideas in Applied Social Science, although nasa social science siya, pero connected din siya sa humanities, di ba? Then yung communication is either oral communication or komunikasyon sa komunikasyon sa akademikong Pilipino, sa Filipino naman na subject. Then sa science naman, either yung earth and life science, kasali din siguro.
Anyway, wala naman doon yung mga subjects, pero based on my speculation lang to. Then, yung physics, yung chemistry, yung DRRM, yung disaster risk reduction, kasali din siguro to. Kasi nung 2018, nung in-interview ko yung mga grade 12 learners na nag-take ng NAT, parang more on DRRM, more on typhoon, parang ganun. Then, sa social science, syempre yung DISS, yung DIASS, yung politics and governance, yung personality development, yung trends and issues, yung world religion, then yung understanding culture, lalong-lalo na sa culture, sa society, and sa politics. So, iyon lang po. So, by the way, yung exam nila ay yung medium of language, yung language na gagamitin ay English and Filipino. And in a form of multiple choice. So, may choices din po. Parang, ano lang siya, parang board exam din siya, di ba? Then, English and Filipino po, yung mga question doon, English siya, parang English na yung question niya, and some questions naman are parang nasa Filipino siya. So, yung areas po, ulitin ko po, language, humanities, communication, math. Sa math, mag-focus kayo sa general math and sa probability and statistics, kasi yun lang naman mostly yung core subjects sa senior high. Science, yung earth and life, yung DRRM, yung physics and chemistry kasi magkapatid naman sila. Sa social science, yung politics and governance, world religion, yung trends and issues, yung UCSP, and philosophy as well. Diba? Yung introduction to philosophy of the human person. So ulitin ko po, yung basehan po dito ay Depth and Order number 55, series of 2016. So sa ating mga students dyan na grade 12, I know lahat kayo gusto nyong makapasa or gusto nyo nyang syempre malaking grade. So at the end of the day, may bibigyan kayo niya ng COR or Certificate of Rating once na matapos ng ma-check ng division or kung sino yung naka-assign doon, ay may COR na maaring ma-provide para sa inyo. So yun lamang po, God bless and good luck sa ating mga grade 12 learners from private school and public school. So ito na po yung pinakahinintay ng ating mga students. Yung second topic, ito po yung Depth Ed Schedules 5-Day Mid-Year Break for Public Schools. So yung nakalagay dito po, public schools. I'm not sure kung exempted din ba dito yung private school. Kasi sabi po dito ay yung public school. So it is under Depth Ed Order number 34, series of 2022 of school calendar and activities for the school year 2022 and 2023. So February 6 to 10 po na walang pasok ang ating mga students sa public school. Pero yung mga students lang, yung mga teachers, hindi kami exempted. Then, mag-resume naman sila by February 13. So, more than a week na walang pasok. So, my God. So, yung mid-year, ano na to, kasi sem break din to eh, semestral break din to eh. So, February 6 to 10. 6, 7, 8, 9, 10. So, ito naman yung purpose dito para sa mga teachers. Anyway, kasi papasok din naman kami, papasok din yung mga teachers. It is to spend for the conduct of the mid-year performance review and evaluation, especially on the performance of the teacher, of the staff, about the school, diba? And the school-based INSET. So, ito yung mga training. So, ulitin ko po, it is under Depth Ed Order number 34, series of 2022, 5-day na wala pong pasok sa public school. I'm not sure kung exempted ba ang private school dito. Pero mag-ingay po sa mga public school students niyan from kinder to grade 12. So hanggang dito na lamang po, ulitin ko po yung schedule ng National Achievement Test ay January 30 and 31, lahat po ng enrolled students. Luzon, Visayas, Mindanao, private and public school, January 30 and 31, paper-based modality po siya. Yung areas po ay language, humanities, communication, math, science, social science, and the philosophy. And basta mag-focus lang po kayo doon. So, para matrack kung ano yung progress ng students, kung natutunan ba talaga. Especially na 2 years po na hindi nagkaroon ng face-to-face classes. Then, yung schedule naman ng 5-day mid-year break
or semestral break in short, ay February 6 to 10 sa ating mga public school students. Hindi po kasali yung teachers dito kasi may inset tayo and may mid-year performance review and evaluation. So, God bless po sa ating lahat. Medyo masungit po yung panahon, but ganun talaga ang buhay. So, hanggang dito na lamang po. Thank you very much for watching and see you on my next vlog.